For your amazing power and work in our lives. Thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you that you are able to bring hope through even the toughest of times, strengthening us for your purposes. Thank you for your great love and care. Thank you for your mercy and grace. Thank you that you are always with us and will never leave us. Thank you for your incredible sacrifice so that we might have freedom and life. Forgive us for when we don't thank you enough. For who you are, for all that you do, for all that you've given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for you alone are worthy. In Jesus' name, Amen. Welcome, future Aquinoians. Ang President Corazon C. Aquino High School ay tumatanggap na po ng early registration for Grade 7 simula March 26 hanggang April 30, 2021. Inaanyayahan ng mga manggulang ng mga sumusunod na magpalista. Una, incoming Grade 7 at ang mga batang balik-aral. Paano nga ba mag-register? Meron tayong tatlong paraan. Una, maaari kayong mag-register online sa Google Form link na makikita sa inyong screen o kaya naman ay scan lamang ang QR code. Pangalawa, maaari kayong mag-text sa mga sumusunod na numero na makikita sa inyong screen. At pangatlo, maaari kayong kumuha ng early registration form sa info desk ng ating paaralan. Ano-ano nga ba ang mga kailangan dokumentong isumite? Una ay ang accomplished early registration form. Pangalawa ay ang PSA birth certificate na photocopy lamang. At ang pangatlo ay ang grade 6 report card with second grading grades. Kapag kayo ay may karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-coordinate kay Ma'am Dana Bell Bautista, ang grade 7 curriculum chairman, sa mga sumusunod na numero na makikita sa inyong screen. Maraming salamat, see you Aquinoians, at palagi kayong mag-iingat.
ating sarili, sa kapwa, at sa Diyos, sa lahat ng panahon. Ang ibig sabihin ng pagiging matapat ay ang piliing huwag magsinungaling, mandaya, o manlilang sa anumang paraan. Kapag kayo ay tapat, pinalalakas ninyo ang inyong pagkatao. At dahil dito, ay makapaglilingkod kayo ng lubos sa Diyos at sa iba. Bibiyayaan kayo ng kapayapaan ng isipan at paggalang sa sarili. Pagtitiwalaan kayo ng Panginoon at pagiging karapat dapat na makapasok sa kanyang mga banal na templo. Ang pagiging hindi matapat ay nakasasakit sa inyo at sa iba. Kapag kayo ay nagsisinungaling, nagnanakaw, nangungupit o nandaraya, pinipinsala ninyo ang inyong espiritu at ang pagkipag-ugnayan ninyo sa iba. Ang pagiging tapat ay magpapaganda ng inyong mga oportunidad sa hinaharap at magdaragdag sa inyong kakayahang magbayan ng Espiritu Santo. Maging tapat sa paaralan, piliing huwag mandaya sa anumang paraan. Maging tapat sa inyong trabaho na tinutumbasan ng husto ang buong halagang ibinabayad sa inyo. Huwag mga tuwiran na tanggap naman ng pagiging di matapat. Kahit isipin pa ng iba na hindi ito mahalaga. Magkaugnay ang katapatan at integridad. Ang integridad ay pag-iisip at paggawa ng tama sa lahat ng panahon. Ano man ang mangyari, kapag kayo ay may integridad, handa kayong ipamuhay ang inyong mga pamantayan at paniniwala kahit walang nakamasid. Mamuhay sa paraang ang mga iniisip at ikinikilos ninyo ay palaging akma sa Ebanghelyo. Pagiging maayos ng ating pag-iisip at maging sa aspektong emosyonal na walang anumang sakit na tinataglay. Ito yung mga nakakaramdam tayo ng komportable sa kapaligiran at magiging positibo natin sa kapwa at kakayahang na makamit ang mga hamon sa buhay. Pangalawa, bakit napakahalaga ng programang ito sa panahon ng pandemya? Okay. Napakahalaga po ang programang ito sa panahon ng pandemya. Bakit? Kasi sa pamamagitan nito ay nagagabayan tayo sa ng mga usaping pang kalusugan. Okay. Pangatlo, sino-sino ang mga kasapi o makakatulong sa programang ito sa ating paaralan? Okay. Una po, nariyan po kami sa guidance. Si Ma'am Erma Aranja, si Sir Luis Romnick po, nandyan din siya. At sa Senior High po, nandyan po sila ni Ma'am Anastasia at si Sir John King. So maaari po niyo kaming lapitan at maaari po kayong humingi ng tulong sa amin. Ganoon din po, nariyan din po ang ating principal at ang mga guro ng ating paaralan. At sa mga mag-aaral naman po, nandyan sila ni Regine Bicada, Rhea Mibaha at Neo Cinco. Sila yung ating mga per-facilitator sa mga mag-aaral na pwede ninyong lapitan. Okay. At ganoon din, meron tayong mga kaibigan na mula po sa Plan International. Sila Ma'am Lira Versusa at Ma'am Joyce. Sila po ay makakatulong sa atin kung tayo ay may mga gustong lutasin, meron tayong mga katanungan. Maaari lamang po tayo makipag-ugnayan sa kanila. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Akinonians, lalong-lalo na sa ating tagapanood at tagasubaybay ng ating programa. Nandito uli kami ng ating partner upang magbigay uli sa inyo ng mga bagong kaalaman kaugnay sa ating paaralan. Magandang umaga, partner, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay at mga manonood para sa araw na ito. Alam mo, partner, ako ay excited na para sa mga bagong kaalaman na malalaman natin.
at ating ibabahagi sa ating mga taga-subaybay sa araw na ito. Correct. Ako rin naman, excited din, partner. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin. Ito muli, si Teacher Efren, ang inyong guring best friend. At siyempre, hindi naman ako magpapahuli at nagbabalik muli sa inyong mga screen. Ako po si Teacher Nidlin at ang lahat ng inyong needs ay aking sasagutin. Correct. Para sa ating episode 13 ng PCCHS Ugnayan Action Center Online. Ngayon, Teacher Efren, meron lang akong isang katanungan sa iyo para sa araw na ito. Ano sa tingin mo yung isang bagay na hindi nauubos at hindi nananakaw ni naman? Para sa akin, ang pagkakaalam ko dyan ay yan yung tinatawag na kaalaman o yung knowledge sa English. Bakit mo man naitanong, Teacher Nidlin? Ay, naku, partner. Bakit ko nga ba naitanong? Siyempre, ang salitang yan ang gagamitin natin para sa araw na ito. Kaalaman na lagi nating binibigay o lagi nating sinishare sa ating mga taga-subaybay, mag-aaral at mga magulang. So, ano nga ba ang kaalaman? Ito po yung isang kakayahan na nakukuha natin sa pamamagitan ng ating mga experience at sa pamamagitan na rin po ng pag-aaral. At ano nga ba ang koneksyon ng knowledge o kaalaman na yan sa araw na ito? So, mga tips, meron po tayong maibibigay niyan hanggang sa kaduluduluhan ng episode na ito. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Samahan niyo po kami. Okay, so yan ang ating word of the day, knowledge. Tamang-tamang ano yan, salita para sa ating episode na yun, Teacher Nidlin. Ay, oo naman, Teacher Efren, sang-ayon ako dyan sa iyong sinabi. Dahil ang susunod nating bahagi ng ating programa para sa ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng talakayan na talagang maghahatid ng mahalagang kaalaman para sa ating mga manonood. Correct. Pero tungkol saan ba ang ating pag-uusapan ngayon, Teacher Nidlin? Nako, magandang tanong yan, Teacher Efren. Ito po, alam ko na halos lahat tayo, as in tayo, makaka-relate. Lalo ka na! Oo, ikaw na nanonood sa amin ngayon na aming taga-subaybay sa araw na to. Sino nga bang hindi makaka-relate sa sobrang init na nararanasan natin sa mga panahon na ito? Di ba po, Teacher Efren? Correct ka dyan, Teacher Nidlin. Kasi ngayon, iba na talaga yung nararanasan nating init. Alam mo ba, Teacher Efren, yung heat index na naranasan sa Tagupan is 52 degrees Celsius. Samantalang dito po sa atin sa Metro Manila, kung saan sa lungsod ng Pasay ay umabot po sila ng 42 degrees Celsius, which is, ay naku, hindi natin alam. Yung yelo ba natin ay mabilis nang matutunaw o makakaluto na ba talaga ito, no? So, sobrang init. So, dahil dyan, alam mo ba, sir, ako, totoo lang nararanasan ko, kailangan kong maligo ng 2-3 beses. Isang araw, okay, para lang hindi ko masyadong maramdaman na sobrang init. Mm-hmm. Correct ka dyan. Ngayon, ako naman, ako ang ginagawa ko para maipsan yung init. I used to drink water, sir. Actually, nasa 8 glasses of water a day. Kasi, lumalabas ako. Bumotor kasi ako . Pero every time na nalabas ako, I see to eat na may baon akong tubig. Hindi nawawala yon. Lagi kong meron akong baon na tubig. Kasi nga, siguro nakakailang metro pa lang ako, uhaw na ako sa sobrang init. Kaya yun ang ginagawa ko. I always drink water. Yan. Tama, Sir Efren, no? Or Teacher Efren. Yan talaga yung isa sa pinaka hindi dapat natin kakalimutan sa panahon na ganito. Kaya naman, sa episode natin ngayon ay ating tatalakayin ang iba't ibang survival tips para sa tag-init. So, makakasama po natin para sa araw na ito. Walang iba, Angelica Peñas Ramos, Master Teacher 1 ng MAPED Department. Hello po na! Magandang gabi. Hi, Miss Angie. Ano ba
So, magandang gabi ba dapat? Sorry. Yes, so, okay lang. Welcome, welcome. Welcome, Miss Angie. Hello, hello sa inyo. Salamat po sa pag-imbita. Okay. Okay, maraming salamat sa pagpapaunlap din ng imbitasyon, Miss Angie. Kasi alam ko, isa ka sa mga very, very busy na kaguruan sa ating school. Okay? So, eto po, Miss Angie, may mga katanungan dito tungkol sa survival tips. Kung paano makaiwas sa sakit, sa sobrang init ng panahon ngayon, at kung ano yung mga dapat gawin. Okay po, Miss Angie? Sige po. Okay, eto, merong dito, unang katanungan. Ano nga ba, ma'am, ang ibig sabihin ng heat? At ano ang pagkakaiba nito sa temperatura? Ah, okay. So, ang temperatura, ito yung init na talagang inilalabas ng doon sa atin ito, diba? Sa mundo natin. While the heat index, ito yung init na nararamdaman mismo ng ating katawan. So, yung heat index na yan, kasama na dyan yung air temperature plus the humidity. Okay, so when we say humidity kasi, ito yung moisture na nasa paligid natin. Na kapag nagsama yung init at yung humidity, yun yung nagpapabago sa temperatura na nararanasan ng tao, which is the heat index. Okay, so katulad ng nasabi ni ma'am, so sa dagupan, may nangyari kasi, like for example, ang air temperature nila is nasa mga 40 degrees Celsius. Okay, then hinaluan siya ng mga 60% ng air humidity. Ang heat index na mararamdaman ng tao ay nasa mga 50 degrees Celsius. So, ganun yung init niya. Okay, so yun po yung pinagkaiba ni heat index sa temperature natin. And so, thank you po, Miss Angie or Mrs. Angie, sa iyo pong pagbibigay ng kaalaman sa amin kung ano nga ba yung kaibahan ng heat index at ng temperatura. Kasi marami po sa atin talaga ang alam, temperatura lang yung nararanasan natin. Correct. Tawag doon, yung temperature na yung araw, ganito. So, thank you po doon sa pagbibigay ng kaalaman kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yan na madalas po natin, madalas mong misconception natin, no? Ngayon naman po, ma'am, dahil po nabanggit niyo na rin naman po yung pagkakaiba ng dalawa, meron po kami tanong dito na ano-ano ba yung ibang mga sakit na maaari nating makuha na dulot ng panahon na meron tayo, which is yung sobrang init po. Ano-ano po bang mga sakit dito? Okay. So kapag tag-init kasi talaga, marami tayong sakit na pwedeng maranasan, lalo dito sa... So, isa dyan yung buwang araw. Ayan, mas madalas dyan, buwang araw. Meron din tayong mga yung sunburn. Meron din tayong heat exhaustion, yung heat stroke. So, meron din tayong mga fungal infection na and then yung mga pagkalason gawa ng sobrang init. Pagkalason dahil sa mga pagkain. Ayan. So, thank you po na, ma'am. Yung mga usual talaga natin nararanasan, no? So, maraming salamat po, ma'am. Ngayon naman po, ma'am, dahil ito po, nabanggit natin yung mga sakit na yan. Ano-ano naman po yung mga tips na pwede ninyong ibigay sa amin para po maiwasan natin yung mga sakit na nabanggit po? Ang pinaka-ano lang naman dito, since ang kalaban natin is init, yun yung pinaka-survival tips natin, no? Para makaiwas sa mga sakit na yan is umiwas talaga sa yung exposure sa init, no? So, kung maaari, between 10 to 4 or 10 to 3, 10 a.m. to 3 p.m., iwas muna tayo sa paglabas. Kung hindi man maiwasan yung paglabas, ugaliin gumamit ng payong o hindi kaya magsuot ng mga long sleeve. Then, huwag kalimutan yung pag-inom ng tubig kasi marami sa atin, no? Lalo yung mga kabataan, bibihirang uminom ng tubig. Okay, so isa sa pinaka-ano kasi natin is yung pag-inom ng 8 to 10 glasses a day. Lalo ngayon, pag mas mainit, dapat mas maraming tubig. Kasi the more na mainit, nag-perspirate tayo, maraming nababawas sa ating tubig. Diba? Sa katawan. Then at the same time, yung pagsusuot ng mga light colored na mga damit. Kasi
the more na mas dark yung suot kasi natin, mas nagpapainit yan sa katawan. Unlike sa mga light-colored shirts. So, yun po yung pinaka-basic na talagang pwede natin gawin para makaiwas sa mga sakit na yan. At syempre, yung pagligo araw-araw, huwag kaya kalimutan talaga. Diba? So, since mainit, anong natin? Yung pagligo. So, tama yan, no, ma'am? Kung gusto mong mabuhay, hayaan mo rin mabuhay yung mga kasama mo, no? Mali po ka din. Hindi yung iniisip mo. Intindi mo din yung mga nakakatabi mo. Baka mamaya, nahimatay ka sa mga, diba? Sa amoy na meron ka. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ngayon naman po, Sir Efren, ano naman po yung mga katanungan na meron ka patungkol dito sa ating topic sa araw na ito? Okay, ito pa, Ma'am Angie. Doon sa mga nabanggit mong mga iba't ibang klase ng sakit na pwede nating maranasan o makuha sa uri ng panahon ngayon, which is taginip, ano na naman po ang maaaring gawing solusyon para mawala yan o maiwasan din yan? Ano kaya yung mga solusyon na dapat gawin, Ma'am Angie? Siguro isa na rin sa solusyon yung nabanggit ko kanina na yung pag-iwas nga sa paglabas. At kung maaari, maligo araw-araw. So like for example kasi, ang buong araw kasi ay talagang normal na nangyayari yan eh. Kahit sino sa atin, nararanasan yan eh, no? So, eto namang buong araw, nawawala ni naman siya. Kaya lang it takes days, no? So, wala namang ibang gamot kasi dyan, mga ganyan. So, ang gagawin lang natin kapag halimbawa buong araw, kasi ang buong araw, malalaman mo na buong araw yan, kapag tinubuan ka ng maraming mga butlig sa katawan na mapula, then parang kang tinutusok yan eh, no? So, makatay na parang tinutusok. So, ang gawin lang, ang pinakamagandang gawin lang kasi dyan, like for example, pag nagkabuang araw, iwasan na yung pagbibilad sa araw, then palaging maligo. Saka pinaiiwas din tayo sa paggamit talaga ng mga pulbo. Kasi diba, ang naging dahilan bakit nagkakaroon tayo ng buong araw parang nagbaklag kasi yung mga ano natin eh, no? Hindi nakakalabas ng maayos yung mga sweat natin. So, ang gagawin talagang iwasan na maglagay ng mga powder sa katawan. So, let it open lang. So, magsuot ka ng mga damit na sobrang luwag. Iwasan yung pagsusuot ng masisikip. Then, hydrate yourself. Syempre, ang pinaka is water, di ba? The cheaper and the best talaga yan, no? Then, ligo. So, yun lang. Pagdating naman doon sa... Yeah, ligo ulit. So, hindi na wala pagligo, di ba? Sabi nga ni Ma'am Nidli, isipin natin yung ating mga nakakatabi or nakakasama. Sa sunburn naman, since common din ito, dahil lumalabas tayo, di ba? Hindi naman din minsan may iwasan. Especially kung ang trabaho naman ng isang tao ay talagang exposed sa arawan. So, pagsusuot ng mga long sleeve, isa yan eh. Pero kung sakaling meron na, nandyan na, ang pinaka, hydrate. Hindi nawawala yung hydrator set. So, inom lang na inom ng tubig. Okay, tubig dapat ha. Hindi dapat siya yung mga other beverages, di ba? Kasi minsan may mga rin yung mga beverages na yan. So, water lang, pinaka-safe. And the cheapest one. Then, ligo. Same din sila. Then, dito sa sunburn kasi, kapag medyo lumala, ito kasi delikat, ang sunburn kasi pag napabayaan din natin, nagpo-cause din siya ng cancer, skin cancer. So, kaya kailangan kapag talagang ma-expose tayo sa araw, kung maaari, gumamit tayo ng mga pang protekta sa katawan. Kung meron naman lotion or yung mga sunblock, pwede tayong gumamit. Kung wala naman, syempre yung pinaka-basic natin is payong, di ba? So, ayan. Kailangan kasi natin anong yung ating sarili. Okay, then, pwede din yung cool compress. So, halimbawa, na sunburn yan. Kung meron kang ice pack, pwede mo i-press siya. Pero, iwasan yung matagal na pag-press. So, parang dampi-dampi lang. Okay, then pagligo. So, yun lang naman. Then, sa heat exhaustion, ayan, ito rin, pwedeng mangyari ito sa kahit anong edad kasi. Diba? So, hindi lang ito nangyayari sa mga may edad, pwede rin sa bata. So, when we say heat exhaustion, nangyayari yan kapag
ano tayo kapag nadidehydrate. Yung heat stroke, yan yung heat stroke, di ba ma'am? Ang heat stroke naman, nangyayari siya kapag hindi naagapan tong heat exhaustion. Okay, so, mas ito na yung pinakamalalang stage kasi may heat cramps, may heat exhaustion, hanggang sa kapag hindi yan nabigyan ng paunang lunas, mapupunta yan sa heat stroke. So, dapat pagdating sa heat exhaustion pa lang, dyan pa lang, nabibigyan na natin agad yan ng paunang lunas. So, kapag the heat exhaustion naman, ang nangyayari kasi dyan, usually yung tao, sobrang mag-perspirate, eh. Pawis na pawis, nararamdaman mo yan. Minsan, nagiging unconscious yung tao na inatake niya, nagiging unconscious siya, para malalaman mo na heat exhaustion yan kapag sobrang init ng balat yan. Diba? So, pag kinapapoy yung init ng balat, tapos sobrang basang-basa siya ng pawis. Parang nag-aapoy talaga. Diba? Then, ang breathing niya, rapid din, yan. Then, pag tinignan kasi yung mata, so sa mga ano kasi sa rectuses, pag tinignan mo yung mata niya dilated, yung open, yung pupil. So, pag tinignan mo yan, ibig sabihin nagsasuffer yan sa heat stroke. So, syempre, like for example, may nangyaring ganyan, nakasalubunga mo, ilayo mo agad siya sa mainit. So, kung yan, bigla, hindi mata yan sa initan, dalhin mo siya doon sa maluwag. Kung saan, yan, maluwag at malamig. Syempre, yung hindi exposed sa araw, eh, no? Tapos, panginan mo siya. Then, kung meron kayong mga yung basang towel, pwede mo ilagay yun sa kanyang mga, like for example, sa kilikili or pahiran mo siya. Okay? So, yun yung pwedeng gawin. Kasi tumaas na rin yung temperatura ng katawan niya. So, yun yung pinaka first. Then, pag conscious na siya, pwede siyang painumin ng tubig, pero wag biglaan. Kung maaari yung mga satakip lang muna, eh, no? Tatakip lang muna ng bote. Huwag yung biglaan kasi baka mamaya hindi pa ready pala yung ano niya. Bigla siya uminom. Mapunta sa baga yung tubig. Correct. So, yun muna. Then, pag hindi naman naagapan, ito na yung pagpaproceed na tayo ngayon sa heat stroke. Which is, sobrang emergency na. Kapag ganyan, malalaman mo pag ang isang tao nagsisuffer na sa heat stroke. Ang init-init niya, pero walang pawis na lumalabas sa katawan niya. So, yun yun. Then, constricted na yung mata niya, yung pupil niya, maliit na. Then, dyan na tayo dapat tawag na tayo agad sa 911. Pero, syempre, ang gagawin natin, habang nag-aantay tayo ng ambulance, first aid, or ng response, gawin pa rin natin yung pagpapalamig sa kanya. So, dalhin siya sa cool area, ganyan. Then, pahanginan, i-elevate yung paa. Sa heat exhaustion pala, kahit na hinimatay pala siya, lagi natin iaangat yung paa basta hinimatay. Then, iwasan natin kung marami bystander. Halimbawa, dyan, mga chismosa, no? Pampainit yan sa lugar, eh. Pampaalisin natin sila. Kailangan kasi ng tao, no? Hangin, kasi nga, nainitan, eh. Okay? So, yun naman yung delikado na rin kasi pag heat stroke na. So, kailangan talaga tawag agad para, while nag-aantay, gawin na yung first aid. Katulad lang din doon sa heat exhaustion. Okay? Then, yung sa pagkalaso naman, gawa ng sobrang init. Kasi marami to, eh. Diba, the more na mainit, madali kasing dumarami yung bakterya sa pagkain, eh. Madaling mapanis. Diba? Oo, madaling mapanis. So, minsan, akala nila okay pa. So, sobrang gutom siguro na akala okay pa. Correct. Kinain, nagpo-cause naman yun ng ayan, yung pagkalaso. So, dito, nagkakai yung tao, nagsusuka. So, dapat kapag tag-init talaga, i-secure natin yung mga pagkain na hindi talaga siya, lalo ko yung alam natin madaling mapanis, no? Kung natin, okay, patagalin. Or kung may, i-rest na muna, tapos initin na lang. Pero yung hahayaan mo siya, tapos exposed ka sa araw, yun yung delikado. Or mabuti, kapag bumili ng pagkain, ubusin agad. Tama. Upusin agad, huwag na ipagpabukas. Kasi meron sa atin, no? Parang minsan, tinitipid eh. Hanggang bukas na ito. Diba? Mga ganun eh. Hindi pong wala. So, parang kahapon lang, no? Kahapon lang, nagluto ako ng, tinola. Kagabi, no? Pagising ko kanina umaga, medyo bumubula na. Which is, hindi naman nangyayari kapag ibang panahon. Kaya nagulat ako, ganun pala kabilis kapag sobrang init. Diba? So, nasayang lang. Ako!
Ang dami mga binigay na information ni Miss Angie. So panigurado dyan, Teacher Litin. Nako, maraming matututunan ng ating mga taga-subaybay sa episode na ngayon. Oo naman. Lalo na napapanahon ito, di ba? Correct, correct, correct. Talagang lahat kailangan makinig. Walang bata, walang matanda. Katulad nga sa sinabi ni Ma'am na yung mga nararanasan natin o pwedeng maranasan natin, walang age limit yan. Now, yes, example, wala. Bata lang ito, pang matanda lang ito, kaya wala kang gagawin. Kaya kailangan, much better talaga na prevention. May mga cases na yan. Pure, di ba? Yun. So, marami na napapit. Marami na siyang mga payo at mga pwedeng gawin. Kapag sa panahon ng sa panahon natin dito. So sa pangwakas na panahon, Miss Angie, ano pwede mong sabihin sa ating mga taga panahon ngayon? Okay, para sa ating lahat, hindi lang sa akin, sa ating lahat, since nag-init ngayon, gaya na nasabi namin kanina, maraming sakit ang pwedeng maranasan, lagi nyo lang tatandaan na ingatan ang inyong sarili unang-una. Ito yung pinaka-basic eh, uminom ng 8 baso ng tubig hanggang 8 to 10 glasses a day, kasi tandaan nyo, every day nag-perspirate tayo, nagbabawas tayo, nababawasan ng tubig ang katawan natin, so kailangan natin ma-rehydrate. So syempre ang pinaka-ano lang natin dyan, lagi yung tandaan na tubig. And okay, the safest and the cheapest. Okay, then ugali yung maligo, kaya na sinabi natin. Kasi ang pagligo, marami namang ano yan, nalilinis yung katawan natin, di ba? So, sa mga bakterya, lalo ngayong panahon na to, COVID, nakakalinis niya. At the same time, na nakukool din yung ating katawan at pakaramdam. Correct. And ayan, oo, nare-refresh tayo, di ba? Refresh na tayo lahat. So, pag-iwas, kung maaari, no? Kung wala naman talagang kailangan sa paglabas, no? Bakit ka palalabas? Sobrang init, tirik na tirik ang araw. Iwasan na lang. Kung hindi maiwasan, gaya ng sinabi ko, payong and long sleeve. And ito din, iwasan yung pagsusot ng mga masisikip at nakakapal at dark ng mga damit. Kasi the more na mas makulay yan, mas alibaw, like for example, black t-shirt, the more na sinubukan yung suot yan, mas mainit yan sa katawan. Pero subukan yung magsuot ng mga light-colored shirt, hindi siya ganun kainit. So yun lang yung sa mga iwasan natin. Okay? Okay. Naku, maraming salamat, Miss Angie. Thank you po. Salamat din. Para sa aming mga manonood yan ngayon. Especially sa ngayon, yung naranasan nating init ng panahon. Tama, Teacher Nidlin? Yes, tamang-tama yan. So, di ba? Ayan, muli, Ma'am, nagpapasalamat po kami sa pagpapaunlak po sa amin para makapagbigay o makapagdagdag ng kaalaman para sa araw na ito, para sa episode na ito, na sadyang kailangan ng bawat isa. Hindi lang yan basta-basta tips na, four letters. Okay na yan. So, tips yan. Okay na yan. So, sabi nga, di ba, ika nga, lamang ang may alam. Kaya, para malamang ka o para lumamang ka, kailangan may alam. Dapat may alam. Kailangan ka sa lahat. Lalo na't nagsabay, no? May COVID na. At init pa, Diyos ko. Init pa, di ba? Sobrang, mapapadasal ka talaga. So, maraming salamat. Maraming thank you po. Thank you for maraming your time. Maraming salamat din po. Sana sa susunod, kapag kailangan ulit namin ng iyong knowledge, sa mga expertise, kung saan bagay, ay maimbitahan ka ulit namin. Thank you. Oo, naman po. Maraming salamat sa inyo lahat. Salamat sa pag-isip at pagtitiwala. Salamat, Teacher Nidlin, sa maliwanag at detalye yung pagpapaliwanag ng salitang kaalaman o yung knowledge. Kasi naniniwala ako na isa ito sa mahalaga na dapat meron tayong, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, Teacher Nidlin. Naku, malaking check yan, partner. Lalo na po na lahat po tayo ay halos araw-araw gumagamit ng ating mga social media account. So, correct. Ating mga taga-subaybay, mapamagulang, mapa-estudyante, matanda, bata, guru man, o kung sino man po, ito po yung isa sa kaalaman na maibabahagi namin sa episode na ito.
maaari pong marami tayong makikita, mapapanood, maririnig sa ating mga social media account. Pero please, huwag po agad-agad tayong naniniwala dahil po uso ang mga fake news. At pwedeng kahit sino man po sa atin ay maging isa sa mga maaapektuhan ng mga fake news na to, lalo na kapag patuloy tayong nag-share ng mga fake news na yan. So, kung ako man po, kami man po na mga guro ay nakakaranas din po na may makikita kami iba't ibang impormasyon. Pero please, isa po sa kaalaman na bibigay namin sa inyo ay patuloy nyo pong kilatisin ang bawat impormasyon sa inyo pong mga social media account. Ika nga, di ba po, lamang ang may alam. Okay? Tama. Naniniwala rin ako dyan, Teacher Nadine. Tama ka dyan, lamang ang may alam. Okay, Teacher Nadine, sa susunod na bahagi ng ating episode ay isang magandang balita para sa ating lahat. Isang kaalaman ng karangalan para sa ating paaralan. Dahil isa ang ating paaralan, ang President Corazon Aquino High School ay isa sa binigyan ng parangal nitong nagdaang Brigada Estrella 2020 sa pamumuno po ng ating guro na si Ma'am Hazel Franco mula sa Mathematics Department at si Sir Brian Soriano naman mula sa Science Department. Of course, sa patnubay ng ating punong guro na si Sir Manny Peña. Ang mga sumusunod na makikita po natin sa screen ay mga awards na nakamit ng ating paaralan. Kaya panoorin po natin ito. Teacher Efren, no? Nakakatuwa na meron mga awards na nakuha ang ating mahal na paaralan, no? Sa ating sa brigada. Natutuwa po ako dahil bilang bagong miyembro ng pamilya ng PCCHS ay nakita ko po kung ano yung mga awards na meron po ito. Correct. Welcome, welcome, Nitin. Opo, salamat okay. po. Kaya ako rin, proud din ako dahil ako ay isang guro ng ating paaralan na President Corazon Aquino High School. Siyempre, may kita yan sa Baseco, Manila. Yes, tama ka dyan. Correct, correct. Kaya sa ating episode na ito, siyempre, marami tayong natutunan, panigurado. Marami tayong nakuhang impormasyon na bago sa ating kaalaman. Tama, Teacher Nadine? Yes, sobrang tama. Mga tips pa lang sa panahon na nararanasan natin sa sa mga nakaraang araw. Lalo na yung sa mga susunod pang araw. Diba? Masaya na ako na meron tayong kaalaman na ibahagi sa ating mga taga-subaybay. Ano po? Correct, tama. Kaya sa episode na ito, Teacher Nadine, syempre, walang sawa ang pasasalamat natin. Okay, shout out pa rin sa ating mga miyembro ng ating team. Okay? Yes po. Na si Ma'am Carol at Ma'am Angel. Para sa ating dalawang maganda at masipag scriptwriters. At syempre, para naman po sa ating mga video editors, si Mr. Orville po at si Mr. Lucas po ang ating mga kasama sa mga sa pag-edit naman po ng ating mga videos. Correct. Ayan. Syempre, hindi lang sa team natin, hindi lang sa ating grupo, oh. kundi sa lahat ng grupo ng nagpipresenta at nagpapakahirap, nagbibigay ng oras sila para sa mga different episodes na ating pinapanood sa mga magulang at sa mga mag-aral. At ito ay hindi natin magagawa, syempre, kundi sa walang sawang pagsuporta at pagtulong ng ating mahal na punong guro na si Ginoong Manny Peña. Salamat, sir. Salamat po, Mr. Peña, sa walang sawang pagsuporta po para gawin namin to. Okay po. So, correct, po. Nagpapasalamat kami. Yes, ako po si Teacher Efren, ang inyong gurong best friend. At ako naman po,
si Teacher Nidlin, at ang lahat ng inyong needs ay aking sasagutin. Marami pong salamat sa inyong pagsama at panonood sa aming episode na ito. God bless! Bye-bye! Bye-bye po! Thank you!